up mga tropa, this is the Trekker Wind and welcome back to my channel. Today ang pag-uusapan natin is about ivermectin. At bago yan, hindi maraming salamat sa lahat ng patuloy na nanonood at sumusubaybay sa channel ko. At kung bago ka sa channel na ito, please don't forget to share, like and subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para parati kang updated sa bawat video na ipopost ko. At kung nagawa mo na yung munting favor ko na mag-subscribe sa channel na ito, pwede na natin simulan ang video na ito. I made this video about ivermectin para sa lahat ng aking mga kaibigan, kakilala, kapamilya, at para sa inyong lahat na rin. Naintindihan ko na sa panahon ngayon, sa pandemic na ito, ay naghahanap tayo ng kahit anong measures para maiwasan natin pagkakaroon ng COVID-19. At minsan dahil sa ating katarantahan, ay nagagawa nating makinig sa mga testimonials ng iba nating mga kakilala o kaibigan na maaari o hindi maaaring magbigay or magdulot sa atin ng kabutihan tulad ng pagre-rekomenda ng pag-inom ng ivermectin kontra sa COVID-19. Ginawa ko tong video na ito para ibigay sa inyo ang ilang mga detalye about ivermectin with regards sa COVID-19. Andito ako para tumulong at kahit papaano ay maliwanagan ng isip ng ibang mga tao na nagkukulang sa pagkakaroon ng research about sa mga gamot na sinusubukan natin para lamang sa COVID-19. Yes, ang ivermectin ay approved na gamitin din ng tao. Pero ito ay para sa pagtitreat ng mga parasitic infection, sa mga parasitic diseases sa tao. With regards sa paggamit ng ivermectin para sa COVID-19, maraming mga pag-aaral na ang ginawa ng ating mga scientifico, ng ating mga doktor o yung mga experts natin sa bagay na ito upang pag-aralan ang koneksyon ng ivermectin sa COVID-19. At sa dinami-dami ng mga pag-aaral na ito, it failed to demonstrate a positive impact sa prevention at sa treatment ng COVID-19. So, ibig sabihin, hindi na pe-prevent ng ivermectin o hindi nagagamot ng ivermectin ang COVID-19. Even the FDA, they strongly states that ivermectin has not been authorized or approved for use or for treating the COVID-19. Dahil taking a large doses of ivermectin is dangerous and can result in a serious health consequences, overdose, and even death. Dito sa atin, alam ko may available na ivermectin, pero its formulation is for animals that are used to treat or prevent parasites para sa mga livestock at para sa mga kabayo. Ang dose ng ivermectin na para sa mga animals that weigh hundreds of pounds is very different from the tablet that are prescribed for humans. Dahil dito, it can be toxic or delikado sa mga tao. Mga tropa, magkaiba ang testimonial sa evidence-based na effect ng ivermectin para sa COVID-19. At sana maging bukas ang mga isipan natin na magbasa-basa or magtingin ng research mula sa mga studies na may credibility bago natin gamitin ang bagay na ito para sa ikabubuti nating lahat. May mga kakilala ako na sinasabi sa ibang mga taong may COVID-19 na kahit ang mga pasyente na ito ay nakakonfine na sa ospital, ay sinasabi nila na painumin mo nito ang pasyente mo at huwag mo sabihin sa mga doktor or mga nurses na nagbabantay. At ito'y makakatulong para sa COVID-19. Sana po ay maintindihan nyo na hindi po dapat natin ito ginagawa dahil maaaring ikapahamak palalo po ito ng ating pasyente at hindi po tayo nakakatulong. Naintindihan ko po
yung thought na gusto niyong tumulong sa ating mga mahal sa buhay na merong COVID-19, na merong COVID-19, pero sana po ay hayaan niyo ang mga eksperto, ang mga doktor, na with regard sa paggagamot po ng pasyente na may COVID-19. At huwag po tayong makialam kung hindi naman po natin talaga tunay na naunawaan ang sinasabi natin. Mga tropa, kung naghahanap tayo ng best evidence-based ways o mga paraan para maiwasan ang COVID-19, gawin nyo ang mga sumusunod. Kung may bakuna, magpabakuna ka. Paulit-ulit natin sinasabi yan. Always wear your face mask. Observe the social distancing. Hanggat maaari ay ma-increase ang ventilation nyo sa bahay o sa lugar na pinupuntahan, at i-avoid ninyo ang mga crowded places or even mga indoor gatherings. Nasa kamay po nating lahat ang pinakamabisa panlaban sa COVID-19, at ito ay ang pagkakaroon ng disiplina sa ating mga sarili. Paano, mga tropa? Hanggang dito na lamang ang video natin, at sana kahit papano ay nakatulong ako sa inyong lahat, at kahit papano naliwanagan ang mga isip natin about sa ivermectin. Muli, maraming salamat sa lahat ng patuloy na nanonood at sumusubaybay sa channel ko. At kung bago ka sa channel ko, please don't forget to share, like, and subscribe. At i-click mo na rin ang notification bell para parati kang updated sa bawat video na ipopost ko. Muli, this is the Trekker Wind, and see you on my next video. Bye-bye!